Iginiit naman ang kampo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hindi lang ang punong magistrado kundi ang Supreme Court on bank ang nagresolba sa hiling ni DOJ Secretary Aguirre na ilipat ang pagdinig ng kaso ng Maute ISIS sa labas ng Mindanao. Walong araw lang din daw ang inabot ng pag-aksyon sa hiling ni Aguirre, taliwas sa sinasabi ng kalihim na umabot sa mahigit 50 araw. Natanggap daw ng Korte Suprema ang hiling ni Aguirre noong May 29 at June 6 na ilabas ang resolusyon. June 30 naman daw naghain ng motion for reconsideration si Aguirre. June 27 na nila ito tinalakay dahil sa deklarasyon ng martial law ng Pangulo sa Mindanao. June 18 naman ang maglabas ng resolusyon ng Korte Suprema at pinagbigyan ang hiling ng kalihim. Giit ng punong magistrado, walang basihan para sabihing sinadyang bagalan ang proseso. Pinabulaanan din ang kampo ni Sereno na nag-book siya sa presidential villa para sa personal na gamit. Minaximize lang daw nila ang paggamit ng presidential villa kasama ang kanyang staff bilang bahagi ng ASEAN Chief Justices meeting. Wala raw binayaran ng Korte Suprema para dito. Wala raw korupsyon na nangyari.